Kung ano man problema mo, please, come on. Hindi yan ang tinuro namin sa'yo. Minsan na kitang tinanong ito. Noon sigurado ako sa sagot mo. Pero ngayon hindi na. Luz, please, let's stop this nonsense. Huwag mo ako mo nonsense! Sagutin mo ang tanong ko. Matagal mo na bang kilala si Fernan? Hindi ko gustong pinupuntahan ang usapan na to. And I'm telling you, I am deeply hurt. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ko kilala ang asawa mo. At hindi totoo ang binibintang mo sa akin. Gusto mo umuwi ka na para makapag-isip-isip ka. At sasabihin ko sa'yo, kahit sarili mo, hindi mo mapapaniwalaan ang lahat ng sinasabi mo. Why don't you talk to your husband? Ask him! Kung nambababae siya, this is an issue between you and him. Bakit niyo ako dinadamay? Luz, napakahirap magpatakbo ng isang kumpanya. Ang dami kong iniisip. Huwag ka nang dumagdag! Kung gusto mo, you take the day off para makapag-isip-isip ka. Do not take that tone on me. Bakit, ma'am? Ano po yung tono ko? Ganito na po ako magsalita sa'yo noon, LVM. O baka naman konsensya mo yung naririnig mo kasi alam mong may ginagawa kang masama. How dare you! Hindi ka naman nahihiya? Nagpunta ka pa dito? Bakit ako mahihiya, ma'am? Kumabit ba ako sa asawa ng may asawa? You're fine! Sige po. Okay po. Pero ma'am, pumunta ka sa HR. Paliwanag mo kung bakit mo ako pinaalis, kung anong kasalanan ko. Hindi po ako natatakot kahit kanino, ma'am, kahit sa'yo. Kasi ang alam ko, mabuti akong tao, mabait akong empleyado, mabilis akong matuto. Sa katunayan nga, ilang unit na bang nabenta ko, pero hindi pa ako agent. Tsaka ma'am, meron po akong utang dito, kaya hindi po ako makakaalis. Babayaran ko, umalis ka lang. Huwag na! Dahil ayokong magkautang na loob sa isang kabet na katulad mo. Sobra ka na! Kapal ng mukha mo, no? Kung sino pa ang may atraso, yun pang matapang. Resignation letter ko, LBM. Alam kong taing-taik ka nang umalis ako dito. O nga pala, may souvenir ako sa'yo. Kala mo maiisahan mo ko. Umayas ka dito, Luz Biminda. Ang mga basurang katulad mo, walang puwang sa mga lugar na katulad mo. Hindi lang isa, kumparing Loy. Tatlo yun! Para sa akin, sa mga anak ko at sa pamilya ko. Sa ating dalawa, ikaw ang itinapon. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang totoong basura. Dahil sa oras na nasasaktan ang anak ko, hinding-hindi kita tatantanan. At pwede ba, tigilan mo na yung ginagawa mo dahil kahit kailan, hindi mo makukuha ang asawa ko. Papel lang hawak mo, Luz. Kung nakuha kang lokohin ni Fernan, ibig sabihin, walang basihan yung pagmamahal na sinasabi niya sa'yo. Baka hindi lang ako ang panakiputas.
magkakapareho tayo. Hindi man ako ang nauna. Pero ako ang huli. Ako ang pinakasalan sa simbahan. Hinarap sa Diyos at sinumpa ang panghabang buhay. Ano nga ba ang papel mo sa asawa ko? Kundi isang desperadang naninira ng pamilya. Sige, magmatapang ka. Tutal sabi mo, I ruin families. Todo ko na. Gusto mo sample lang kita? Sabihin ko na kay Chico. Kuha lang pa ng coffee. Fernan! Elena, nakikiusap ako sa'yo, nanay sa nanay. Sana. Hayaan mo muna kami ang kumausap kay Chico. Ang galing. Ang husay-husay ni Mrs. Luz Biminda mabunga. Mother of the Year. Umalis ka na nga, Loida! Bakit? Ngayon ka magdananay na nayan kay Chico? Bakit natatakot kang malaman ang tunay na ina niya, ni Elena? Kung paano mo inapi ang anak niya? Ano? Wala kang alam. Tumahimik. Kwento mo kung paano mo sinisi si Chico sa pagkamatay ng panganay mong anak. Sige na, Luz! Kwento mo kay Elena, yung tunay na nanay ni Chico, na hindi lang siya ang pinarusahan mo dahil hindi mo matanggap na anak siya ni Fernan at ni Elena. Alam mo, kawawa ang anak mo! Inaawa-awa. Naku, kahit man ng konting pagmamahal, hindi nila pinigyan. Kawawa ko! Huwag kayo, Loida! Huwag i-question yun ang pagiging nanay ko! Ha? Mahal ko si Chico! Anak namin si Chico! Tapos ang usapan!